ano? Madami siya eh. Sa mga documents or sa ano. Ah. Na isip mo. Oo. Magaling. Ano? So, yun pala yung kanyang strengths. Ikaw naman. Siya naman, kilala mo ba siya? Ano yung kalakasan niya? Mas kalmado. Ah. Medyo relax siya. Ano? Ayun naman kahinaan. Always late. Ah! Ganun pala siya. Laging nalilate. Filipino time. Siya naman, ano kahinaan niya? Shy. Oh, shy type. Okay. O, kayo naman dyan. Ire-relate ninyo ha, yung mga tinatanong. So, kung meron kayong conflict, paano nyo, paano nyo sinosolve yung issue? Sinasabi mo ba ito? Sinusulat mo? Ini-ignore mo na lang yung issue, pabayaan na lang yung issue na yan, iwan na lang yan. Magtatahimik ka na lang, parang silent treatment. O kumukuha ka ng padrino. So, talagang vocal ka siya sa... Okay, ikaw naman. Bali na lang, kahit na hindi mo kasalanan eh, ano, may ibang klase rin, ano. Okay, kayo naman dyan. Pinapayagan mo siya na magbigay ng financial support sa mga in-laws? Mapayag siya. O ikaw naman, kung mapayag ka na magbigay siya ng support sa mga in-laws? So, kasi ibang usapan kasi yung pera, eh, no? Merong mahigpit sa pera, di ba? Merong ayaw na nagbibigay sa kanilang mga in-laws o nagpapahiram ng pera. Merong ganon, di ba? Pero sa inyo, pumapayag kayo. O kayo naman dyan, yung mga nakikinig sa inyo, dapat din pinag-uusapan ninyo yung bagay na yan. Eh, pumapayag naman kayo na tumanggap din kayo ng financial support nang galing sa inyong mga biyanan. Mga hipag. Okay lang ba yan sa inyo? Okay lang dito talaga. Pero hindi naman po, okay lang. So, kung kailangan, ano? Pero kung hindi naman... Oo, so... Komportable ka ba na hinahalughog nitong iyong mapapangasawa? Yung iyong mga personal na belongings? Personal stuff? Kagaya ng cellphone? Kagaya ng wallet? Okay lang ba sa'yo na halughin niya yan? Tanong din yan sa inyong lahat, ha? Sa akin po. Okay naman po. Wala naman po problema sa akin. Okay lang. Okay. So,
Wala problema, ha? Usually kasi pinag-aawayan niya ng mag-asawa yung ayaw nila na yung kanilang mga personal belongings ay pinapakailaman. Sa inyo, yung nasa dulo naman. Pagkatapos ninyong makasal, kayo ba'y titira doon sa iyong biyanan? Ha? Ah. Pero may nalaman po kami po. Kasi nasa reason na po kasi is malakasama yung mother. Ah, okay. Kaya nandun kami para sama si nanay. Oo. So, kayo dyan? Okay lang ba sa inyo? Nakaitira muna sa biyanan? Pinapayagan mo ba ang iyong asawa na magtrabaho para, syempre, may kabubuhay kayo? Yes po. Oo. Ikaw naman, yung asawa mong babae, pinapayagan mo ba? Okay po. Oo. Naniniwala ka ba na yung asawa mong lalaki ang siyang mayroong karapatan na magdesisyon para sa mga malalaking major decisions? So dapat shared, kumbaga ano. So pag-uusapan natin 'yan ano, mamaya. Pag-uusapan natin 'yan. Sige. Start na tayo dito. Dito tayo sa umpisa mag-u. Sa inyo. Sa inyo uli. Ano, tapos, pag-anyo naman. Ano? Yung bang asawa mo lang na babae ang in charge para sa lahat ng gawain sa bahay? So, hindi ka naniniwala na yung kasi parang meron tayong identity crisis eh, ano? Pagka babae ka, yung, ano? Pagka babae ka, ikaw lang ang may karapatan na magtrabaho sa bahay. Parang ganyan, Tagalog ba, Tagaluto, etc. Ano? At pagka lalaki ka, ikaw ang maghanap buhay sa labas. Pero hindi ganun, ano? Okay. So, kayo naman, dito pala. Kung hindi kayo magkaanak, i-consider mo ba na mag-adapt? Meron ganun eh, matagal nang nagsasama pero hindi nagkakaanak. Ano? Kung hindi ba kayo magkakaanak, okay lang ba sa inyo na mag-adapt kayo? Tanong niya para sa lahat, ha? Hindi, ayaw mo ng adoption. Okay. Ikaw naman. Oo, hindi. Granting na hindi magkaanak. Hindi rin. Hindi. Okay. Kayo dyan. Kung sakaling hindi kayo magkaanak, mag-a-adapt ba kayo? Okay. Sige. Kasi yung iba, hindi ka magkaanak, ay maghiwalay na lang tayo. Di ba? Merong ganun, ano? Okay. Next. Sa pagdisiplina ng mga anak, ito ba ay shared responsibility o responsibilidad lang ng ama ng tahanan? Shared responsibility. Kayo dyan, pagdisiplina ng inyong mga anak, shared ba yan o yung tatay lang dapat? Shared. Yung religion, tama ba na kung ano yung religion ng father? Eh, yun ang dapat religion ng asawa at religion ng mga anak. Ano nga naman po naman sa pumaral ko siya, wala naman po yung religion at kasi kung magpupunin mo naman sa religion, basta mahal ko po siya. Oo, so okay lang sa iyo na ang mga anak mo born again, ikaw Catholic, ang asawa mo, Iglesia ni Cristo. So, naniniwala ka na dapat kung ano yung religion mo, yun ang religion ng buong pamilya mo. Kayo dyan? Ganon din?
Okay. Daming mga nagiging anak na merong special needs. Alam mo ba yun? Yung mga special child. Eh, kung nagkataon, meron kang special child eh. Ano ba to? Aalagaan mo ba siya o ipapaangkon mo na lang? Aalagaan. Meron pa saying, anyway, di ba? Yung itatago mo ba siya o okay lang na makita siya ng ibang tao at malaman na siya ay special child. Hindi ko po siya kailangan ni Kaya dahil binigay ko siya ng gusto. Okay. Kaya kayo dyan. So, meron kasing gano'n na pag special child, paalagaan na lang sa ibang tao, papa-adapt sa iba, iko-confine. So, sa iyo ba, ang pagkakaroon ng anak ay isang blessing? Pag-continuity ng iyong lahi para magkaroon ng additional income ang family, assurance na mayroong mag-aalaga sa iyo pagtanda mo, eh, bond na magpapalakas sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Alin doon ang reason mo? Bond na magpapalakas sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. O, yung iba ba sa inyo ay ganyan din ang sagot o meron kayo talagang ibang sagot? Ha? Merong ibang sagot. Anong sagot? Siyang tutulong sa inyo pagtanda ninyo? Mag-aalaga sa inyo? O blessing galing sa Diyos. Blessing. So dito sa parte ito, parang iba-iba din ang sagot natin, ano? Depende sa ating pananaw, ano? So ilan ang binabalak mo maging anak? Dalawa, tatlo, isa? Lima. Lima. Nakalagpas na kayo eh, ano? Oo. So, kayo? Tatlo. Okay. O, yung nasa likod. Kayo dyan? Dalawa lang. Ito, sila, ano? Yung late na nagdating. Kayo, ilan? Tatlo. Ah, tatlo. Okay lang yun sa'yo, tatlo. O, kayo dyan? Ilan ang inyo pinaplano? Sa barangay? Ilan? Dalawa lang po. So, ibig sabihin, magpa-family planning kayo. Kasi, eh, alam niyo naman eh, lalo na kung taon-taon, nagbubuntis yung asawa mo, ano? At hindi naman mapigilan ang panggigigil niyo, ano? Kaya, kailangan talaga mag-plan ng pamilya kung ilan dapat ang maging anak, ano? So, naniniwala ba kayo na itong pagdidesisyon o pagpaplano kung ilan ang dapat na maging anak ay shared responsibility? O, dalawa kayong nag-uusap na, hanggang tatlo lang tayo, ha? Ikaw eh, matuto kang yung mga panggigigil mong yan eh. Ikaw eh, medyo pigil-pigilan mo yung sarili mo, ano? Pero meron naman tayong family planning at ang atin namang mga health centers ay bukas araw-araw, ano, from Monday to Friday. At alam ko na willing na sila na kayo ay magtanong sa kanila. At besides, meron namang ibinibigay na mga pamphlet sa inyo para malaman ninyo kung mga methods para yung pag-aanak ay medyo magkaroon ng spacing. Ano, hindi kagaya nung araw na wala kang magawa, anak ng anak, ano, hanggang makabuo na ng isang, ano, isang basketball na team, ano,
hindi pa rin tumitigil, ano. Meron pa nga nung araw, nanganganak eh, 24 yung anak eh, no? Dalawang dosena. Niniwala ka ba dyan na yung sex ay isang tungkulin, isang karapatan, expression ng love, para sa reproduction, pagkakaroon ng anak? Alin doon ang iyong nasa sa isip pagka pinag-usapan ng sex between marriage? Ha? Pagkakaroon ng anak. Expression ng love. Siyempre, parang nagkakaiba-iba tayo ng definition dyan. Pagtungkol sa sex, ano? Iba-iba yung ating pananaw, ano? So, sa iyo ay expression ng love. Sa iyo naman, reproduction. Oh, i-relate ninyo yung tanong sa inyong lahat, ano? Naniniwala ka ba? Next, kayo dyan. Naniniwala ka ba na dapat ang nag-i-initiate ng sex ay yung wife? Siguro, may nalang po natin yung term na sex. Pero yung nalang may po ang term po. Kasi po, is po po, tapos may isang duty. Ang mga, may po siguro mo yung term. Pero kasi pag sila yung sex, parang makapag-prove niya eh. Ang dating po parang mas, ano, last room ng dating. Kung may club po, yung sabi po may club, wala akong ano, initiation kung ano, sino ba una, sino. Parang ang dating ko sa amin, when it comes na dumating yung feel na, no, yung pre-feel na dapat yung parang express ng daw, kung dapat, yun po, pwede mo natin. Pero yung initiation ko, sino ba una, parang wala. So... Parang hindi ko ako palagi. Okay, mutual. So, makarelate yun sa tanong ngayon, no? Amo, o tinatanong mo muna yung husband mo kung willing siya na kayo ay mag-family planning. Dapat pinag-usapan. Oo, so dapat kayo kinukonsulta ka muna, ano? Meron kasing husband na hindi pumapayag. Like for example, pagsuotin ka ng kondom, payag ka manoon, ano? Okay. So, naniniwala ba kayo na yung pagsisiguro sa kaligtasan sa panganganak ay tungkulin lang ng asawang babae? Dapat kayong dalawa. So, ganun dapat, ano? Be concerned ka sa kanya pag nagbubuntis siya. Pumunta kayo sa birthing na clinic, facility sa panganganak o saan ba? Bahay lang o what? Sa hospital. Sa hospital. Siyempre, dapat para sa safety, ano, lalo kung nanganganay kayo, sa hospital. No, huwag yung basta kung saan-saan lang. Eh, delikado kasi, mahirap pa tayong panganay. Gusto mo ba na yung iyong baby ay breastfed? Kayo dyan. Breastfed. Mahal ng gatas eh, no? Tsaka isa pa mas tama na talagang, oo, breastfed ang baby. Kasi yun yung talagang tama para sa tao. Gatas ng tao. Ano? Isasubject mo ba yung baby sa newborn screening? Sa iyo yung ang role ba ng husband na lalaki ay to maisiguro yung safety sa panganganak o sa pagbubuntis ng kanyang asawang babae. Sasamahan mo ba siya kapag ka nagpapa-check up siya sa clinic?
Ikaw ba ay tutulong para sa paghahanda ng mga plans sa panganganak? Halimbawa, sa hospital, magkano ba yung dapat na maging budget, na kaya ninyong mag-asawa, kaninong obigaini, di ba? Pangalan ng baby, di ba? Paghahanda ng lahat ng gamit. O ikaw ba ay yung PhilHealth, i-ensure mo yung PhilHealth kasi siyempre pagkasal na kayo, di ba? I-ensure yung PhilHealth at aalamin kung saan ang pinakamalapit na PhilHealth Center, no? Accredited facility sa inyong lugar. So, yun yung mga kailangan mong gawin. Kailangan ninyong gawin kapag ka ang asawa ninyo ay nagbuntis na, ano? So, next. Ayun, kayo. Sa dulo. No? Yung paghahanda ng mga importanteng bagay, kailan ba dapat mong i-prepare yun? Pag ikaw ay nagbuntis na o ngayon, kahit hindi ka pa nagbubuntis dahil nagplano na kayong mag-aasawa kayo? Hindi talaga natin. So, ngayon, para maging tama, alam naman natin na sabihin namin natin medyo maliit kasi naman yung ano, baby bago. Dapat talaga pre-marriage muna bago baby. So, sa sitwasyon po namin, ako na yung baby. So, tinama namin ngayon, inilalim din namin isa't isa mas mabuti na kakamitisay na magpakasal na kung sigurado na talaga na tayo. Hindi lang tayo meron tayo baby. Oo. Pero ano ang naging karanasan ninyo nung hindi naman kayo prepared? Mahirap ba? Paano ba? Na-caught up kayo doon sa... Oo. Na-caught up kayo doon sa isang sitwasyon na eto na si baby, wala pang ganito, walang ganon. Di ba? Oo. Pero nung mas naman na nalaman na ninyo, syempre, kami, dapat maging responsable na kami sa mga decision natin. So, ang priority namin pagbuntis ko ay paglabas ng baby. So, ngayon, ano ang maipapayo mo sa kanila? Kailan dapat maghanda? Ngayon ba o antay niyo muna magbuntis? So, as early as you know, kaya namin nila kapag plan kayo. Mas okay na yung plan kayo. So, dapat nang unti-unti nang ipundar ang lahat ng kailangan. Halimbawa, yung inyong mga baby dresses, yung crib, yung pakuluan, steamer, yung mga susuot mo pagka ikaw ay naging pregnant. Hindi yung malaki na yung tiyan mo, hindi ka pa makabili ng pregnancy dress dahil kulang ang budget, mga ganyan. So, unti-untiin mo na ngayon. Kasi sa totoo lang, kung pagsamasamahin mo lahat yung mga halaga ng lahat ng kailangan ng baby, kailangan mo, malaking halaga. Halimbawa, hindi mo ina-expect ay masesarian ka. Magkano ang halaga ng sesarian? Diba? Mabuti kung mag-normal delivery ka, pero kahit normal delivery sa mga hospital, ang mahal din ang inaabot. Ano pa lang yun, ipapano yung milk. Diba? Hindi lang ng baby, pati ikaw. Kasi, syempre, pag nanganak ka, malaki yung mga nutrients na nakuha ni baby sa katawan mo. Kaya, hindi lang si baby ang kailangang asikasuhin, pati yung mother. Kailangan din makarecover yung mother. So, hindi talaga madali. Ano, hindi maliit na responsibility. Yung mga fees sa hospital, 'di ba? Iba pa 'yun sa doktor, iba pa 'yun sa hospital, ano? So, kailangan talaga naka-prepare na lahat.
Alam niyo ba kung ano yung mga emergency signs ng manganganak na itong misis ko? Alam niyo na ba kung ano yung mga emergency signs? Dapat aalamin niyo yan. Ano, yung bawa, pumutok na yung panubigin ng iyong asawa. Diba? Dapat alamin mo yan. May mga signs kagaya, halimbawa, ng spottings o may blood na lumalabas. So, yun. So, naniniwala ka ba na pupwede pa rin ang intimacy kapag yung buntis na ang asawa? Tanong ninyo yan sa inyong mga OB-GYNE. Alamin nyo yan, at kasi baka mamaya ay makakasama pala doon sa baby na nasa loob ng tiyan, ano? Saka, okay lang ba na siya ay lumalabas kasama ng kanyang mga friends? Kahit na siya ay buntis na? Ha? Depende yan, kasi meron kasing pagbubuntis na medyo mahirap. Ano, meron mga signs na po pwedeng magkaroon ng ano, ng false labor. So, yung mga ganon. Yung iba naman, oo, nagtatrabaho pa rin, pero kung kinakailangan ng bed rest, kailangan mag-leave muna. Yung mga ganon. So, yun yung ating MEIF. O yung ating tinatawag na expectations. Usapan doon sa marriage expectations ay marami kayong naliwanagan na kinakailangan pala ganito o ganun ang dapat na gawin. At yung ibang bagay na hindi maliwanag sa inyo ay kailangan yung pumunta doon sa inyong health centers at magtanong kayo, ano, halimbawa yung mga vaccination ng babies, ganyan, kailangan ninyo alamin yan. Ano ang kalagahan ng isang pamilya? Sa pamilya ko kumukuha yung suporta ng isa't isa. Yun, sa pamilya kumukuha ng suporta. Okay. Ano naman? Yung pamilya ko rin, parang bubuo ng isang barangay, tapos ng isang syudad, ng isang bansa. So, kung may maayos po ng pamilya, bawang matahan, hindi yung mangyayari ko nasa kuwin, para mas mabili ko. Nagmaring sisimula sa pamilya. Oo, oh, nag-uumpis ang lahat sa pamilya. Sa akin naman po ang pamilya, alam na po, talaga siya sa pagmamahalan. Ano? Saan pagmamahalan? So, sa pamilya nag-uumpisa yung pagmamahalan. Kasi po, kung ang pamilya naman, walang pagmamahalan. Parang yung mga anak ko na, malalaki sila na wala na yung mga anak. Kung ano natutunan sa family, ano? Pamilya po, kahit ang ano po, respeto o disiplina sa sarili o sa komunidad through the family, so magkakaroon po ng kumbaga respect sa bawat isa bilang community. Kultura, respeto, sa pamilya tayo kumukuha ng inspirasyon. Yeah.
tiwala at pagmamahal. Okay. Tulungan, pagsasama ng tapat at pagmamahal. Respeto at pagmamahal. Love, saka understanding, saka yung sharing, hindi lang yung happiness, pati yung sharing sa problems, saka kung may other hardships na kung pinagdadaan. Oo nga naman, ano, pamilya pa, ano? Doon mo talaga sinishare yung mga problema, ano, tama, oo. At doon ka rin nakakakuha ng tulong, ano, pagmamahal, ano, pag-unawa. Yun, yung kalakasan, oo. Oo. Kayo dyan. Inspirasyon, ano? Para sa mga foundation mo na pagmamahalan, inspirasyon, and guidelines. Kasi sa family magsisimula lahat yun. Oo. Kung maayosin mo, ano yun, pagpapalaki, hindi maayos ka rin ka. Yes, so oh, pag maayos sa pagpapalaki ng magulang sa mga anak, ay talagang takot sa Diyos, oo. Oh, naipapasa ng mga magulang yung kanilang religion, ano, yung takot, ano, sa Panginoon. Ha? Okay. Obedience, ano? Kayo dyan. Moral support. Ay, yung kayong character. Oo nga naman. Oo. Mahubog ang pagkatao. Tama. Na-imagine nyo ba kung gaano kahirap ang buhay ng mga bata na naiwan ng kanilang mga magulang? Like for example, halimbawa may mga anak kayo tapos bigla kayo nagdesisyon na kayo maghihiwalay. Na-imagine nyo ba kung gaano kahirap para sa isang bata ang mamuhay nang wala sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang magulang. Saka paano mo kung sakali nangyari sa inyo na maghiwalay kayo, paano ang gagawin mo na itong mga batang ito ay hindi maaabuso ang kanilang mga karapatan, kagaya ng karapatan na magkaroon ng isang pamilya, magkaroon ng isang tahanan, magkaroon ng mga magulang na mag-aalaga sa kanila at magpapaaral sa kanila, magkaroon ng mga magulang na magpapakain sa kanila, magbibihis sa kanila. Na-imagine nyo ba yun? Na kung sakali at maghiwalay kayo, ay papaano nyo magagampanan ang tungkulin na yan o nang hindi sila maabuso? Kasi sa ilalim ng batas natin, meron silang mga karapatan. So, hindi madali, ano. Pero, para sa mga maraming naghiwalay na, para naging napakadali para sa kanila, ang maghiwalay nang hindi naalintana ang mga karapatan na maaaring maabuso bunga ng paghihiwalay ng mag-asawa. So, siguro naman, nadinig nyo lahat yung mga sagot ng iba ninyo mga kasamahan.
saan kumukuha ng lakas, ng pag-unawa, ng lahat-lahat ng sinabi niyong yan, ang bata, kung kayo'y magpapakasal at kayo'y maghihiwalay. Ano ang kayo dito? Ano ang opinion mo? Halimbawa, dumating kayo doon sa isang pagkakataon na meron kayong conflict. Iisipin mo ba na maghihiwalay kayo, lalo na kung kayo may mga anak na? Sa tingin mo, kung yung mga ganyang problema, kailangan niyo ng marriage counselor na mag-mediate sa inyo, magpapaliwanag sa inyo, hindi lang yung mga tungkol sa inyong dalawa. Moreover, yung tungkol doon sa side ng bata. Kasi usually, wala namang boses ang bata. Parang sabihin, tay, wag mo kayong maghiwalay. Paano ko kami? Diba? So, yun. Yung mga bagay na yun, dapat talaga na kinoconsider natin yung karapatan ng mga bata. Marriage is entered into for two main reasons. Okay. Si Vice Mayor. Marriage is entered into for two main reasons. To satisfy a man's and a woman's need for love, intimacy, and to provide the foundation for the formation of family. As provided in the new family code, the primary purpose of marriage is to spiritually, emotionally, and physically unite a man and a woman together as husband and wife in a covenantal agreement. Relationship between themselves and their Creator. Marriage is also entered into by couples to provide for physical needs for human love, intimacy, and procreation. Each religion has its respective definition and purpose of marriage, which couples may also consider. Let me read some passages from the Bible, doon sa Genesis 2, starting doon sa 18, and it says, "And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and clothes of the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man.
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. So yun yung kauna-unahang kasal na nangyari sa istorya ng daigdig na ito. Sino ang kinasal doon? Si Adan at si Eva. Saan ang galing si Eva? Sa tadyang ni Adan. Siyempre, pinatunayan ng science kung talaga nga bang si Eva ay nanggaling sa tadyang ni Adan. And that was proven. Ha? Paano pinatunayan ng science na si Eva nga ay nanggaling kay Adan mismo? Alam niyo ba yung symbol ng chromosomes ng babae at ng lalaki? Chromosomes ng lalaki ay X and Y, ang babae ay double X. O kung yung sperm na naka-fertilize sa egg ay Y, ang egg ay X, ano ang sex ng baby? Male or female? Male. Tama, male. Kanina pa tama ng tama mga sinasagot mo. Ano? Naalala pa yung biology mo. Tama, male. X and Y is male. Paano yung sperms ay X? Ang sex ng baby mo? Female. Double X. X and X is double. So, ibig sabihin, babae ang iyaanak mo. So, which determines the sex of your baby? Sa male o sa female? Sa male.